Hello guys! So, December 30 na dito sa Edmonton. And ngayon, pupunta kami sa Scotiabank para mag-open ng bank account. Mag-review ng listing para sa apartment. May isang schedule kami for 6 p.m. And lastly, pupunta ng registry para mag-apply for Alberta Health Card. Papunta kami sa Scotiabank. Windows, they're just in the bags. I was washing them. Ito ang room? No? Ako ginawa ko ko. This is how far it goes. Mm. There you go. Okay. The kitchen. Save on food. Sweet talaga ka diri. Taka diri na good po. Hello. Ginger. Hi guys. So nakauwi na pala kami and it is now 7:14 p.m. dito sa Alberta, Edmonton. And dyan sa Philippines is December 31 ng 10 a.m. So, kanina sa bank, hindi ko masyado na-vlog kasi nahihiya ako. Pero masyadong helpful yung financial advisor na ni-refer sa amin ng Scotiabank na representative through phone. Kasi nagpa-appointment kami ng December 29. Tapos, yung binigay niya na financial advisor sa amin is nasa main branch ng Scotiabank dito sa Edmonton, which is located sa Jasper Avenue. So, it took around 1 hour and 30 minutes bago natapos yung transaction namin kasi marami kaming questions sa kanya and ibang-iba yung experience ng banking dito sa Canada compared sa Philippines kasi lahat pala ng clients dito ng bank is may financial advisor. Tapos sila yung magta-transact ng opening of accounts. Pwede rin sa kanila magtanong ng different investment strategies. And kung anong plan ng clients for the money. So, kunwari gusto ng client na mag-ipon for the mortgage or for car. Or kung anong klaseng savings ang gusto ng client, pwede silang tanungin. And sila yung mag-a-advise kung paano mo i-handle ang money mo, ganyan. Tapos after ng Scotiabank, is pumunta kami dun sa isang listing ng apartment. Maganda yung apartment. Nasa condominium siya. Ang laki niya is 700 square feet. Bagong renovate. Laminated ang floors, and then may balcony, tapos one bedroom apartment siya. So, nakita niyo naman yung isang listing na chineck out namin nung isang araw. Yung place na yun, luma. Itong second listing na tinignan namin, yung building was built on 1979 kasi nakita ko dun sa website. Pero yung apartment na chineck namin is bagong renovate siya. So, kaya maganda siya, malinis, ganyan.
And then, since wala pa kaming trabaho, medyo nagdadalawang isip yung owner. If bibigay niya ba sa amin yung property o hindi. Pero sabi naman ng pinsan ko, pumayag naman siya as guarantor and malaking tulong daw yun para ma-approve kami. So hopefully, makahanap na kami ng trabaho soon. And kung ibibigay ng owner sa amin yung place for rent, then ibig sabihin, para talaga sa amin yun. So, yeah. Tingnan na lang natin bukas kung magka-callback ba siya. Kasi sabi niya magde-decide siya tonight. And then tomorrow morning yung callback niya kung payag ba siya na kami yung mag-rent ng space or ibibigay niya sa iba. And then, sa Alberta Health Services or sa registry na pinuntahan namin kanina, oh my goodness, 5 minutes lang natapos na kami sa aming 5 minutes, man. Mas mabilis kung nag-fill up ka daan. 5 minutes lang tapos na kami sa aming transaction. Like, natagalan lang kami kasi nakalimutan kong i-fill up yung paperwork. Mas matagal pa yung pag-fill up ko ng form kaysa sa pag-apply namin ng health card dito or ng insurance. And talagang amazing siya. Imagine niyo 5 minutes tapos ka na sa insurance. And walang bayad yung insurance na yun. Government insurance yun siya. Kasi lahat ng residents dito, temporary man or permanent, binibigyan nila ng insurance as long as more than 12 months ang stay dito sa Alberta. So yun. So ibig sabihin, covered na kami if ever magkasakit or need namin magpa-check up. Yeah, so hindi ko pa alam anong coverage ng insurance, if full ba, anong benefits nun. Pero yun na muna sa update ko today. If may questions kayo or suggestions or tips sa pagtira dito sa Canada, please comment it below. And salamat ulit sa panunood ng vlog ko kahit na all over the place. Sana mag-subscribe kayo and please like the video. So I will talk to you again tomorrow. Bye!